Hello, magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng mga kaalaman tungkol sa halaman. Ang paksa na ating pag-aaralan sa oras na ito mga kaibigan ay tungkol sa 10 pinakanakakalasong halaman sa buong mundo. Dahil nga ang mga halaman kaibigan ay maaaring hindi ayon sa kanilang likas na katangian na nakakagalaw o nakakalaban man ay nakagawa sila ng iba't ibang paraan upang protektahan nila ang kanilang sarili mula sa mga kumakain ng halaman o yung tinatawag na herbivorous. Maraming halaman ang nag-evolve at nagkaroon ng spikes, mga stings, at kahit ang pagkakaroon ng masamang lasa. At marami sa mga halaman ay nagkakaroon ng nakakalason na mga substance na sino mang kumain sa kanila ay maaaring makaranas ng hirap sa katawan at minsan ay kamatayan. Marami sa mga poisonous plants na ito ay nagkakaroon ng kwento at mga alamat at nagkakaroon ng mga pangalang kakaiba dahil na rin sa maaaring maging epekto nito sa isang tao kapag ito ay nakain. Katulad na lang ng mga sumusunod na halaman. Ikasampu ay ang buta-buta. Ang buta ay salitang Bisaya na ang ibig sabihin ay bulag. Ang iba pang karaniwang katawagan sa halamang ito ay blinding tree. Nakakapagtaka na ang buta-buta ay isang matibay at matatag na puno na tumutubo sa maputik na mga lugar tulad ng mangroves. Ikasyam ay ang talumpunay tree o yung katsubong. Ang halamang talumpunay kaibigan ay kilala bilang katsubong ay isang magandang halaman na may kapansin-pansin na bulaklak na parang trompeta. Ang ikawalo sa ating listang kaibigan ay ang Diepenbachia. Ang halamang ito ay katutubo ng Tropical America. Ang damkin ay karaniwang inilalagay sa loob man o labas ng bahay. Ngunit ito ay nakakalason. Ikapito sa ating listahan ay ang Rosary Pea. Ang Rosary Pea kaibigan ay katutubo sa India, Sri Lanka, Thailand at Pilipinas. Ang Rosary Pea ay nakakalason halaman. Ika-anim na halaman kaibigan ay ang castor plant. Sa magandang bahagi, ang halamang castor ay pinagkukunan ng langis ng castor na ginagamit sa panggamot. Ngunit ang halamang ito ay nakakalason. Oo kaibigan, ang halamang ito ay maganda at maaaring magandang ilagay ito sa labas ng iyong tahanan dahil nga ito ay isang ornamental na halaman. Subalit huwag kang palilin lang sa halaman na ito kaibigan sapagkat ito ay nakakalason na halaman na maaaring magdala ng peligro para sa iyo at sa iyong pamilya. Ang susunod ay ang English yew. Mag-ingat ka sa halamang ito kaibigan. Ito ay isa sa pinakamapanganib na halaman sa mundo. Ginagamit nila ang halamang ito bilang bakod. Ngunit mag-ingat ka sapagkat ang buong halamang ito ay nakakalason. Susunod ay ang Baledonia. Ang Baledonia kaibigan ay isang nakakalasong halaman na katutubo sa ilang bahagi ng Asia at Europa. Minsan ito ay kilala bilang deadly nightshade. Nakakatakot ito kaibigan sapagkat ang berries nito ay mukhang edible at maaaring mapagkamala ng mga bata na pwede itong kainin. Subalit ang bunga nito ay puno ng lason. Susunod ay ang Angel's Trumpet. Ang bulaklak ng halaman na ito ay talagang magaganda at marami ang nabibighani at naakit sa kagandahan nito. Kaya nga ito'y tinawag na Angel's Trumpet. Kapag nakain ang halaman ito ay maaari itong makapagpabilis ng tibok ng puso at maaaring maging sanhi ng rhythmic disturbance na nakakamatay. At ang huling halaman sa ating listahan kaibigan ay ang pongpong. Ang pongpong ay katutubo sa maraming bansa sa Asia. Ito ay endemic sa mga coastal salt swamps at iba pang mga marshy areas. Ito rin ay kilala bilang suicide tree sapagkat ang bunga ng punong ito ay maaaring makamatay sa sinumang magtangkang kumain dito. So ito lang mga kaibigan ang ating napag-aralan tungkol sa 10 na nakakamatay na halaman na hindi mo dapat itanim sa loob man o labas ng iyong bahay. Sana meron kayo natutunan mga kaibigan at kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kalaman,
Don't forget to click the subscribe button and the notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now, and as always, have a nice day, everyone.